bago pa ito. Welcome again. Aerox. Ang problema ng Aerox natin, nagpuputok siya ng fuse. Itong 30 ampere niya, pinuputok niya. Okay. So, pag-chinek natin to. Pag-chinek natin yung red wire. Itong red wire, meron siyang resistance to body ground. So, hinanap natin ang problema. Halimbawa, dito sa part na ECU, saka dito sa regulator, siyempre, bubunutin mo yan muna, di ba? Pag binunot mo yan, ito yung papunta sa alternating starting generator. Ito yan, okay. So, common sa iba, pag nagpuputok ng fuse, magkakadikit na yan. Kasi hindi na ito yung socket nito eh. Tinanggal natin sa socket. Iniinang natin yan. Para hindi naglulus. Hindi nagkakaroon ng leak yung ating wire. Tapos nung binuksan natin yung stator niya, para mas mabilis, para hindi na humaba. Yung mismong stator niyan, yung pagkakahinang niyan sa dito sa ilalim. Ayan. Papunta na ang ilalim, ha? I-check nyo yun kasi yun, hindi yun nakabalot ng electrical tape. Meron siyang cover, pero nagkakaroon pa rin siya ng resistance. Hindi ko sabihin, ito para mas madali nyo manala. Para mas madali nyo maunawa. So, pagka gumamit kayo ng multi-tester, common yan, nakaset sa X10. So, pag nasa-set nyo sa X10, pagka yung test probe nyan, so, pag hinawakan mo yan, di ba, walang continuity. So, pag tinaas mo, pero takas yung ang grado. Pag hinawakan mo na yan, sa 1K. Pag hinawakan mo yan, magkakaroon na yan ng konting resistance. Okay? Magkakaroon yan ng palo para madaling nangawain. Okay? Check natin, try natin sa katawan natin. Yan, nakita nyo. Pag tinihin ko yan sa daliri ko yan. Ayan, may resistance. May continuity. Pero mataas ang resistance. Ayan, meaning, ganyan ang nangyari dun sa stator. Pero yung, halimbawa, sinet ko yan dito sa X1K, yung reading ng pointer natin, nandito yan. Diba, normally infinite, yun yung masukat. So, narito, may resistance siya, somewhere here. Kaya pumuputok yung fuse. Ngayon, nung linisin natin yung stator side, nung linisin natin yung part sa loob nito, inabit ko na kasi, linisin natin yan. Siyempre, binunot natin dito para ma-check natin na hindi siya walang connection papunta sa itaas. Kung hindi nyo man bunutin yan dyan, dito nyan, bunutin nyo lang dito yan. So, meaning, wala nang connection yan. Ngayon, nung hindi pa natin nalilinis, may resistance. Pumapalo ang ganda. Okay? So, nung malinis, nawala. Kaya pagka gumamit ka ng multi-tester, common, di ba, gamit natin sa mababang resistance, extend. Dito, so, try nyo pa pa itaas. Ilipat nyo pa pa itaas ang resistance, ang value, para mas ma-check natin kung mayroong wire na naka-body ground. Okay? So, yun ang aking sa inyo. Pandagdag kaalaman. Okay? Saka ito pa, isa pa.
ang mga ESG, kung tawagin ito ay yung mga alternating starting generator, yung mga walang electric motor, dapat yan ay hindi natin tinatagalan ng pag-push start. Okay? Kasi naobserbahan ko rito, once na pinindot mo itong starter motor natin, starter button, pag natagalan yan, pag hinawakan mo ang fuse na 30 ampere, nanginginit ito. Oh, galing ng pagkakagawa nito eh, nanginginit. Ibig ko sabihin, hindi siya pwedeng ibabad. So pag ibinabad mo yan, may tendency rin ha, may tendency rin na siya rin ang cause, siya rin ang dahilan kung bakit pumuputok ang fuse natin. Okay? Tinanong ko yung ating mga kaibigan about sa magagaling sa ganito eh. Magagaling sila eh. Eh syempre, ano naman tayo, nag-trial and error lang ulit tayo. Pero at least na-obserbahan natin kung ano yung galaw ng FI. So ito, yung ISC na tinatawag. ISC, alin ito? Itong ISC, pag matagal umandar, ito ang papalitan nyo. Pwede nyo itong palitan. Okay? Or, minsan, sabi ng aking kaibigan, kinakalibrate ito. Once na binuksan mo yan, mayroon niyang parang ano eh, may hélice yan eh. Hindi ko malang yung saktong tawag yan eh. Siset mo yan sa yung papasara, papunta rito. Nang sasagat mo siya sa sara, hindi sara, papunta rito yung mismong pinakang blade niyan. Tapos iseset mo yan ng 1.5. I mean, isang 360 at saka isang kalahati. Okay? For 20, kung tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Para 420 degree. Para maset mo yung calibration ng ISC. Tapos ngayon, ang isa pa niyan, may isa pang technique yan. Pag binunot mo ito, on off, 3 times on off, para makalibrate yung ISC, tumayo doon sa mismong tayo niya. Okay? Sa mismong tayo niya. Okay? Hindi lang natin binuksan. Gawa ng, nag-aantay tayo ng pyesa para sure. Okay? So, yun lang yung pinakang grounded nito. Pero may isa pang grounded to eh. Isa pang grounded.